incomplete triangle na markang bato. Ang una nating tatalakay sa binong ito ay ang marka na batong ito. Ang batong ito ay may hugis na triangle, pero putol ang isang dulo nito. Kaya ang tawag ng ibang treasure hunter sa ganitong marka ay incomplete triangle. Ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Base sa aking pagsusuri, ang hugis triangle na batong ito ay isa itong arrowhead. Pansamantala munang ilagay mo sa iyong isipan na buo ang batong ito. At kapag nagawa mo ito, dito mo makikita na ang patulis na dulo ng arrowhead na ito ay sa kanyang putol na bahagi. Kaya ang tanong, bakit nga ba pinutol ito ng mga sundalong hapon? Sadyang pinutol ito ng mga sundalong hapon dahil ang markang ito ay nagpapahiwatig ng kahulugang opposite direction o sa kabilang direksyon ang kailangan mong sundin. Comment section na tayo mga ka-TH. Good evening po, Sir Elmo. Tanong ko lang po kung legit ang sea sign o natural lamang ito. Salamat po. Mas maigi sana kung binanggit mo na rin kung saan mo ito nakuha. Nahukay mo ba ito sa ilalim ng lupa o nahanap mo ito sa ibabaw? Pero base sa larawang ito na iyong kinuha, masasabi ko na ito ay natural na hugis lamang ng bato. Sir Elmo, ano po ba ang ibig sabihin ng sign na ito? Base sa itsura ng batong ito at ang mga nakaukit na linya sa gilid nito, hindi ako nakakasiguro kung ito nga ba ay isang lehitimong marka. Pero kung babasahin ko ang nais ipahiwatig nito, sundin mo ang direksyon ng arrow sign na ito na pumaibaba. At kung saang bahagi lumabag ang direksyon na ito sa ibabaw ng lupa, doon mo siya subukang hukayin. Base sa larawang ito, ikinalulungkot ko na hindi ako nakakasiguro kung marka nga ba ang mga batong ito. Dahil base sa lahat ng aking karanasan, ang mga batong marka sa ibabaw ng lupa na ginamit ng mga sundalong Hapon ay may kalakihan ang mga ito. Pero kung ang mga batong ito ay iyong natagpuan sa ilalim ng lupa, dito lamang ito posibleng mangyari na ito ay walang dudang lehitimong mga marka. Ang aking pagsusuri sa larawan ng batong ito ay isa lamang itong natural na marka. Pero ipagpatuloy mo lamang ang paghahanap ng marka sa iyong lugar. Magandang gabi po, Sir Elmo, at sana ay masagot mo ang aking ipinadala na larawan kung sign po ba ang mga ito. Noong hindi pa kami nag-uumpisa sa pag-uukay, sa ibabaw nito ay may batong may X na marka. Ngunit hindi ko ito nakunan ng picture dahil sa nabasag na namin ito. Itong ipinakita kong parang sombrero, parang doon siya nakatingin sa batong may X. Sa aming pag-uukay sa lugar, marami kaming nakuha na mga buto ng tao. Nang inabot namin ang lalim na 3 feet, meron kaming nakuha na parang mga holen. Yung iba ay may hugis diamond na may butas sa gitna. At sa ilalim ng mga ito ay marami kaming nakitang mga signs. Ito ay tatlong dots at mga nakaukit na marka sa ibabaw ng makinis na bato. Sana po ay masagot mo ang ipinadala kong litrato. Salamat po, Sir Elmo from Toledo, Cebu. Napakaganda ang inyong proyekto. Pagdating pa lamang sa mga buto ng tao at mga bagay na parang holen, masasabi kong ito ay mga markang higit na nagpapahiwatig na kailangan mo lamang ituloy ang pag-uukay sa ilalim nito. Ngunit, kailangan lamang ninyong magdoble ingat dahil maaring meron itong patibong. At maaring meron na rin itong hindi nakikitang tagapagbantay. Pandikot po sana. Napakaganda ang itsura ng marka, kaya walang dudang masasabi ko na ito ay isang lehitimong marka. Pagdating sa pagbasa ng kahulugan nito, ang dalawang guhit sa kanang ibabang bahagi nito ay nagpapahiwatig
na medyo malalim pa ang iyong kailangang hukayin. Ang mga linyang nakaukit naman sa kanan ay sumasagisag ito sa nakabaong deposito. Kaya ang kabo ang aking pagbasa sa markang ito ay hukayin mo sa ilalim ng lugar kung saan mo natagpuan ang batong ito. Sir, nakita ko po yan sa bundok ng pagkakuha ko ng kawayan. Ang work ko po kasi ay gumagawa ako ng bamboo salaset. Apat na magkakahiwalay na bato. Base sa larawan ng batong ito, masasabi ko na ang nakaukit sa ibabaw ng batong ito ay natural lamang. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa at ipagpatuloy mo lamang ang iyong paghahanap ng marka sa iyong lugar. Sir Elmo, ano po ang kahulugan ng triangle na nakaukit sa bato na may dalawang letrang C sa kaliwa at kanan nito? Sa patulis na bahagi nito ay wala pong marka. Pero sa bandang kaliwa ay may dalawang guhit po ito. Thanks sir and God bless. Dahil sa meron itong dalawang markang parang letrang C, masasabi ko na ang lugar na iyong hukayin ay sa ilalim mismo ng bato kung saan nakaukit ang mga ito. Sa dalawang linyang guhit naman, ito ay maaaring nagpapahiwatig ng isang sukat. Sir Elmo, doon po sa amin ay may bato po na diamond ang kanyang hugis. At ito ay may markang kanang kamay. Sa gilid nito ay may puno ng balete na may katabi namang mangga na 20 meters ang kanyang layo sa batong hugis diamond. Base sa mga marka na iyong natagpuan, masasabi ko na ang lugar na iyong susubukang hukayin ay ang kinatatayuan ng batong may hugis diamond. Pagdating sa kamay na marka, mas higit mo itong maintindihan kung mapanood mo ang aking video kung saan ay aking ipinaliwanag ang kahulugan ng kamay na marka. Sir Elmo, may tanong po ako kung ano po ba ang kahulugan ng mga butas sa batong ito. Base sa larawan ng batong ito, masasabi ko na ang mga butas sa mga bahagi nito ay pawang natural lamang na gawa ng kalikasan. Pagpatuloy mo lamang ang iyong paghahanap ng mga marka sa iyong lugar. Sir, yan po ang sign na batong hawak ko po. Pakitulong naman. Ang aking pagbasa sa markang ito ay may kahulugan na underground passage. Ibig sabihin ay may lagusan o tunnel sa ilalim ng iyong lugar. Padikaw ka Elmo at pa-shoutout din po. Nang mapanood ko ang kuha mong video sa batong ito, ang aking pagsusuri dito ay pawang natural lamang ang mga butas sa ibabaw nito. Balet triangle sign. Matandang balete at ang isa ay malaking bato na hugis itlog. Gusto kong hukayin pero wala akong mga kasama. Mas maigi kung subukan mo pa rin na hukayin ito dahil baka maunahan ka pa ng iba. Shout out kay Ka-TH na Basit Albert from Misamis Occidental. Shout out kay Ka-TH na Angelito Benigno. Shout out kay Ka-TH na MJ Bautista from Kalinga. Wow, ang ganda ng marker. Mas maganda sana na marimap ang area. Parang given na yata. Sino kaya ang plotter? Hanapin mo na ang BM. Shoutout sa'yo, Ka-TH na Daniel Alizer. Shoutout kay Ka-TH na Yon Corbeta from Agusan del Sur. Shoutout kay Ka-TH na Kino Lobster. Good day, Sir Elmo. Isa po ako sa inyong taga-subaybay at nais ko lang po na itanong kung anong ibig sabihin nito. Ka-TH na Jennifer, nakalimutan mong i-attach ang tinutukoy mong marka. Shoutout sa iyo, Ka-TH na Regan Silan. Sir Elmo, napaskan ko na po yung site na sinabi ng lulo namin noon na may ibinaon dito sa aming lugar. Kasi ang sabi ng lolo ko ay may release dito sa amin. Ang lolo ko ay ipinanganak noong taong 1901. Sa pag-scan sir, positive po ba na may gold at diamonds na nadetect nito?
Totoo ba na ang scanner ay 90% direct to the object, sir? Dahil sa sinabi mismo ng lolo mo kung saan ay maaaring nakita niya ito mismo sa kanyang mga mata na may ibinaon ang mga sundalong abon sa inyong lugar, ito ay sapat na para sa akin para masabi kong positibo ang inyong lugar. Pero pagdating sa scanner, nakadepende kung anong gamit na scanner ang ginamit sa pag-scan sa inyong lugar. Maliban dito ay kung tunay nga bang dalubhasa ang operator sa pag-scan. At base sa aking mga karansan, masasabi kong nasa 40% at hindi 90% ang accuracy ng mga ito. Shoutout sa iyo, ka-TH na Avenger Gun Harap. Sir, sana po ay mapansin niyo ito. Meron sa aming lugar ang isang matandang punong kahoy na magkaiba. Ang bunga niya. Medyo putol ang iyong komento, pero may posibilidad na marka ang dalawang matandang punong kahoy sa iyong lugar. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa lahat.